Mula sa kanyang mga iconic highlights, clutch shots at sandamakmak na accolades, palaging nasa pedestal si Michael Jordan sa usapang greatest of all time. Pero at one point sa kanyang buhay, ni hindi nga siya itinuturing na best basketball player kahit sa apat na sulok ng kanilang tahanan. May isang player na kaparehas niya ng apelyido ang hindi niya malagpas-lagpasan, ang greatest basketball influence ni MJ na kasama niyang lumaki sa kanilang bakuran. Kung si Michael Jordan ang dahilan sa matagal na pagsusuot ni LeBron James ng jersey number 23 at si MJ din ang naging childhood hero ni Kobe, mapapaisip tayo sino naman kaya ang greatest basketball influence ng 5-time MVP. Ang totoo, bago maiukit ng 6'6" shooting guard ang apelyidong Jordan sa basketball world, nauna munang maipinta ni Michael ang pangalang Larry sa kanyang memory bank. Larry Jordan. Sa isang interview noong 2009, binuklat ni Michael Jordan sa publiko ang kwento tungkol sa basketball dominance ng kanyang kuya Larry noong kanilang high school career. During the time, si Larry na pangalawa sa apat na magkakapatid ang siyang itinuturing na Batman. Si Michael na 11 buwang mas bata ang sumusunod sa anino ni Larry bilang Robin. Parang mahirap paniwalaan na ang isang Hall of Famer at ang palaging nasa pedestal ng usapang greatest of all time na si MJ ay hindi ang palaging best basketball player around ni sa loob mismo ng kanyang pamilya. Pamilyar ang mga Jordan fans sa istoryang nalaslas si MJ sa final roster ng high school varsity sa kanyang sophomore year. Pero ang hindi alam ng karamihan ay during the time, si Larry Jordan ang siyang star player ng varsity team. Sa height niyang 5'8 at vertical lip na 44 inches, papalag si Larry sa taas ng talunan ni LeBron James at maging ang kanilang ama ay naniniwala na kakainin ng buhay ni Larry si Michael during the time. Ikinwento ni MJ na tuwing maglalaro sila ni Larry ng one-on-one, palagi siyang tinatalo ng kanyang kuya sa bawat pagkakataon. Maging sa paglalaro ng baseball na libangan rin ni na Larry at Michael, ultra-competitive ang nakatatandang Jordan na hindi tumitigil hanggat hindi nananalo sa laban. Kaya madalas, ang mag-utol na uuwi sa upakan. Sa mataas na pagtingala ni MJ sa superior level of game at competitive drive na ito ng kanyang kuya Larry, parang uling nanahawa ng baga ang pagnanais ni MJ na iangat ang kanyang laro. Ginawa ni MJ ang lahat para gayahin ng kanyang kuya Larry, paraan ng pagtira, paraan ng pagdakdak. Lahat ng ginawa ni Michael ay para sa ultimate effort na maging kalahati man lang ng kayang gawin ng kaputol ng kanyang pusod. Ang jersey number ni Michael na 23 ay may impluensya rin ni Larry. Since number 45 ang jersey number ni Larry sa varsity team, pinili ni MJ ang number 23. Following rounding off number principle, since hindi naman pwede ang 22.5 na numero ng damit para kay MJ, ang maging kalahati man lang ng galing ni Larry ay sapat na sa kanya. Nang sumunod na taon ng senior year ni Larry sa varsity team na siya namang junior year ni Michael, may biglang pagbabago. Umalsa ang height ni MJ from 5'9 to 6'4 na parang sumusubong kanin sa kaldero. 7 inches growth spurt. Hindi ordinaryong pagtangkad ng 7 pulgada sa loob lang ng isang taon para sa isang teenager. And for the first time in a long time, nakakambyo ang makina ni MJ hindi lang para sa bayan kundi higitan pa nga ang kayang gawin ng arangkada ng kanyang kuya. It was on the next year nang maglaro ng sabay for the first time si Michael sa varsity team bilang junior at si Larry bilang senior. At sa isang kisap mata, ang Laney High School ay naging basketball team ni Michael Jordan. Reversal of roles ang kaganapan. Si Larry na ang naging Robin, si MJ na ang bagong Batman. Ang minsang hindi matibag-tibag na best basketball player ng pamilya at ng high school varsity team ay dinithrone sa pwesto ng kanyang ading. Sinabi ni Larry Jordan na nang maglaro silang magkasama ni MJ ng isang taon, iyon ang yugto na ang laro ni Michael ay umangat into another level. Nilalaro ang 5 posisyon sa court kahit may kasamang mga player. Sa loob lang ng 2 high school seasons, nag-evolve si Michael mula sa pagiging junior varsity sa pagiging All-American na may nakamamanghang averages na 29 points, 12 rebounds at 10 assists. Gayunman, sa buong career niya hanggang sa ngayon, bakas ang respeto at paghanga ni MJ kay Larry. Palaging sasabihin sa iyo ni Michael na si Larry ang nakahihigit sa kanya, ang original na Air Jordan.
You say Air Jordan, I'm number two, he's one. Ang player na karugtong ng kanyang bituka na pinaghugutan niya ng kanyang inspirasyon para abutin kung anuman ang kanyang narating sa karera. Ang player na nagkataong nakatatanda niyang kapatid na nagturo sa kanya na linangin at mapanatili ang winning mentality throughout his career. Sa panunood mo lang ng mga footages na gaya nito kung paano maglaro si Larry, masasabi mong siya talaga ang greatest basketball influence ni Michael. At base sa mga kwento mismo ni MJ, ang kanyang competitive spirit na palaging nasa bulsa niya sa kanyang buong karera ay ipinaglihirin sa competitive drive ng kanyang kuya. At 5'8", kaya pa rin dumakdak ni Larry gaya ni Michael. But unfortunately for Larry, hindi siya nagkaroon ng extra inches na tangkad gaya ng kay Michael. Pero sa mga nakasaksi sa mga galaw at laruan ni Larry Jordan noong high school, marami ang nagsasabi na si MJ ay isa lamang 6'6" na Larry Jordan. Sa ibang salita, sakali mang lumaki si Larry gaya ng paglaki ni Michael, nakapanood sana tayo ng dalawang Jordan, dalawang elite defender, dalawang clutch shooters, dalawang Hall of Famer. Sa puntong ito, bilang mga basketball aficionado, ang height na hindi nakuha ni Larry Jordan ay para bang pagkakataon ding naipagkait sa atin bilang mga basketball fans. Ang pakiramdam na napagnakawan tayo ng pagkakataon na makita ang dalawang alamat sa basketball na pagsasabay na lang nating maglaro sa likot ng ating imahinasyon. Hanggang sa susunod nating video, ito ang Box Score.